Mapagpalang araw sa inyo mga kabakal at sa inyong lahat mga kaibigan ko dyan sa YouTube na mga nanonood ng aking video at sa Messenger, sa Facebook, ganun din. At sa lahat ng mga aspiring to become a Peter like me, like us, as a seaman here on board the vessel. So, papakita ko sa inyo yung aking masterpiece or job order sa akin, but actually itong kind of job na ito ay galing naman ito sa mga naka-experience na katulad nila Boso, nila third engineer, nila chief engineer. So binigay nila sa akin itong job order na to, sinabi nila sa akin kung ano yung dapat talaga na akmang gawin, kasi I make mistake. Siyempre, sabi ko nga, hindi naman lahat ng bagay ay alam natin dito sa barko. So, yung una kong ginawa, which is, i-upload ko pa rin kahit medyo hindi ganun kasuabe yung ating unang video na ginawang lock. So, ginawa natin yung talagang ginawa nila sa nakaraan nilang barko. So, bali, dalawang barko na, pangatlong barko na ito ngayong Amila na nagawa ng ganito. Ito, ulitin ko, itong hidden lock na to na hindi visible sa hindi crew ng barko, especially yung mga magnanakaw na akyat dito. Mag-anchor tayo bukas, dadating tayo ng alas 11 ng umaga sa Peru. So expected na natin yun, napakarami po magnanakaw dyan, dahil lahat ng barko dyan ang angkorahe, yung iba nagre-rent talaga ng gwardiya from the shore or nagdo-double or triple watch yung mga crew natin, AB, OS or Boson or even me, nobody know. So itong lock na to, usually, ginagamitan nila ng T-rings. Meron na silang T-rings, meron na silang dala nun. 19, 24, kung ano yung papasok dyan. Madali na lang, tignan nyo. May dala silang T-rings, bubuksan nila dyan. Tapos may padlock dito, yun nga, sabi ko, sisirain lang yan. Papaluin lang yan. Tapos kung may makita naman nila dyan, hindi naman papakailaman nyo kasi may dalang itak. So ito, i-demo natin. Bubuksan natin yan. Maraming pwede silang manakaw dito. Boss, oops. What's up? Marami silang pwedeng manakaw dito. Unahin na natin to. Itong paint room, papaliwanag ko sa inyo. Total, mahaba-haba pa naman yung oras natin. Ito ang paint room. Pag wala silang nanakaw doon na lubid man o whatever man na gamit na valuable, papasok sila dito sa paint room. Bubuksan nila yan. Kasi ang lock lang naman sa paint room nila, Boso, no? Kung di ako nagkakamali, padlock lang yo. Padlock lang. So, sisirain nila yan. Hindi sila makakapasok basta-basta. Alam niyo kung bakit? Nakita niyo po itong kable na to. Itong kable na to, ha? Hihilahin yan dyan. Kinukonnect yan dito. So, papalitan ko pa nga ito. Lalagyan ko dito ng pad ayan. Kasi parang pag dito nilagay, baka matanggal din eh. So, kapag nakalagay yon, yung kable na yon, inilock nila yan, hihilahin yan dun sa loob. Papakita ko sa inyo. May butas yan, ha? Dito. Dito tayo dadaan sa loob. Ito, magagamit nyo to. Makabuluhan tong video na gagawin natin ngayon. Kaya, stay tuned lang kayo at manood kayo. Watch and learn, sabi nga ni Boson. Ayan o. Oh. Kita nyo yan? Nagbutas doon. Pero ito, hindi ako gumawa nito. Ah. Dati na to dito. Bumutas siya doon sa bulkheads. Ayan o. Oh. Tapos, ito yung ano niya. Naka ano yan siya dyan. Oh, tingnan mo. Oh, 'di ba? Dito siya. Hihilahin niya 'yan diyan. Oh. So iikutin mo lang tong turnbuckle na 'to para humigpit tong wire na 'to. So but take note. This kind of block ng paint room is useless kung makakapasok sila dito sa Boson store. What's up? What's up? How you doing, my friend? Useless po 'yan kung makakapasok sila dito sa Boson store. Ram, huwag mong apakan to. Basa pa tong pintura ko eh. Nakita nyo po yan. Yan po yung ginawa nating pipe. Tinago natin dyan. Kasi dati dito ko nilagay. So makikita. Tinago natin dyan. Nakita nyo? Naka ano siya, pantay na pantay. Pag pinturahan natin yan, magiging ganito. Hindi na yung makikita. Tsaka yun. So, i-demo ko sa inyo. Demonstrate ko. Kung paano natin ilalak yan. So, boss, ilalak ko muna. Asan si Aram? Dito. Lam, irara ko muna, Lam. Kukuha ka na. Papakita ko sa inyo, ha. Bubuksan natin yung exhaust, wag na, kasi mahirap ano yan eh. So, lock natin yan. Ha?
natin yan. Lagyan natin ng padlock dito. Lalagyan doon. Sabi ko nga, pagkakayat nila ng barko, may dala na silang gamit. Palo rito, tanggal dito. Bukas dito, makapasok na sila. Pero, ipapakita ko sa inyo yung ginawa ng ibang Peter, na kagaya natin na skills din. Ando doon, yung pinakalak nito sa taas. Tingnan natin. Isama ko kayo. Para hindi nila mabuksan kahit tanggalin nila yung padlock tsaka yung T-wrench na 24. Ito actual po natin na pinapakita sa inyo para magamit nyo sa mga barko ninyo. Ngayon, iutos nyo na sa Peter ninyo. Or kung Peter mismo kayo, yan. Pininturahan ko na po yan. Yan na yung pintura ko. Hindi ko lang tinuloy kasi ipapakita ko sa inyo. Nakita nyo po yan, ganyan po ang gagawin ninyo. Takpan nyo dyan para kung makalimutan nilang ilagay, pinturahan ako. Kung makalimutan nilang ilagay itong pinakasaklob nyong tubo, makalimutan nila, hindi kakalawangin. Pero talagang kailangan ilagay. Stainless po yung ginawa ko. Tapos, hiniwaan ko ng ganyan para i-slide-slide mo na lang po yung lock nya. May round bar po yan sa loob, ha? May round bar yan. Tapos stainless po, ayan, nakita nyo. Pag tinakpan natin yan, ipakita ko sa inyo, ha? Patungo natin dito. Pakita ko sa inyo kung paano gagana yan. Hawakan ko na lang. Yan. Sasaklob po natin yan. Yan, ha? Ayan, ha? Nakikita nyo, ha? Oh. Yan, oh. Oh. Kita nyo po yan. Sasaklob natin yan. Yan. Medyo masikip lang yan. Pero suwabe yan. Oh. Nakita nyo po yan. Nakasaklob yan. Hindi yan papasok ang tubig kasi may lock po yan sa taas. Tapos pipinturahan natin yan. Hindi na yan makikita. So, tatanggalin ko muna ulit. Ha? Pakita ko sa inyo. Dito sa malayo para makita nyo siya na malayuan. Yan. Tatanggalin ko muna yung lock. Ha? Yan. Nakikita nyo dyan. Oh. Effort din po talaga yung pagbablog kasi wala tayong equipment pa. Hindi pa tayo nakaka-uwi ng Pilipinas. Hindi pa tayo nakakabili. So, tanggalin ko tong lock, ha. Ito ang magiging silbi na hindi niya makikita. Kahit bumasyada, bumagyo, umulan pa dito sa barko, hindi papasok ang tubig sa loob kahit nagbutas tayo. Kasi nasa taas po at ito nasa baba. Ang tubig, dadaloy lang yan. May takip tayo. Stainless ginamit ko dito. Dito ay galvanized pipe. So, tanggalin natin. Boom! Ganun lang po kasimple. Yan. Pakita ko sa inyo ng malapitan kung paanong diskarte. Hindi po nila mananakaw ang ating mga pintura at lubid pag ito po ay ginawa ninyo sa barko. Yan, ha, tingnan ninyo. Tanggalin natin yan. Ha, tingnan nyo, ha. Tingnan nyo po. Baba natin yan. Boom! Nakita nyo po? Nakalock na dun sa baba. Tingnan natin. Tapos ito, ilalagay nyo lang po ng ganyan. Andali, ha. Medyo mabigat po yan, eh. Kaya kailangan nyo talaga ng pag-practicein kung kayo ang Peter dyan. Kailangan i-practice nyo po talaga kung paano yung tama. Yan. Pero kayang-kaya nyo naman yan, eh. Pagka kayo na Peter, kayang-kaya nyo na po yan. So, ayan ko lang po dahil umiipit lang ng konti. Konting difficulty lang naman. Ayan. Kailangan tuturo ko to sa mga AB para alam nila. Sasabit nyo po to dito. Masapa kasi pintura yan. Oh. Nakita nyo po yan. Nakasabit, ha. Sabit nyo yan sa loob. Ayan, oh. Yan ang magsisilbing lock nyan para hindi mahulog doon. So yan, nakalock na yan. Tatakpan natin. Para hindi nila makita. Yan. Oh. Smooth na smooth lang. Kita nyo, dumulas lang. Nakalock yan. Babay natin doon. Useful po ito. Magagamit nyo po ito. Simulan nyo na pong sabihin nyo sa chief engineer ninyo, kapitan ninyo, para masabi sa principal, approve naman sa kanila yan. Kasi wala naman kayong sisirain dyan, eh. At safety pa, hindi pa kayo mananakaw. Imagine niyo magkano isang lubid, magkano isang galon ng pintura. Napakamahal po. Kaya kung ito magagawa niyo sa barko niyo, sigurado
matutuwa kahit paano, matutuwa sa inyo yung kapitan or chief engineer or principal may-ari ng barko, kasi it's not too late. Habang di pa kayo nananakawan, gumawa na po kayong ganito. Kung Peter kayo, ha, shout out sa inyo, gumawa na kayo ng ganito. Etong sabi ko sa palagi sinasabi, kung alam niyo na po at meron na kayo sa barko, disregard this video. Ito lang po ay para dun sa hindi pa po nakakagawa at hindi pa nila alam. So, ito po, pakita ko. Bubuksan natin dahil nakalakda dun. Ayun, oh, nakita nyo? Yan, sa taas. Pag yan napinturahan, hindi nila yan makikita. Imposible yung makikita nila yung bakit kruba sila sa barko para malaman nila yan. Tanggalin nila dito. Paluin nila, tanggalin nila dito. Bubuksan nila. Ganun sila. Saan? Saan nila hanapin ngayon? Diyan.